Kilo-kilong karne ng baboy na walang kaukulang papeles sa nakumpiska sa Quezon City. At may unang balita live. James Agustin. James! Van, good morning. Mahigit sa 60 kilo ng umano'y hot meat na ibinebenta sa isang talipapa ang nakumpiska nga ng mga otoridad dito sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Nakalatag na sa 1 peso sa talipapa sa barangay Bagong Silangan ng mga ibebentang karneng baboy nang maabutan ng mga tauhan ng Quezon City Veterinary Department ngayong umaga. Ang ibang karne nasa bayong pa at ilalabas pa lang. Walang maipakitang meat inspection certificate ang nagtitinda, kaya kinumpiska ang mga karne na aabot sa 65 kilos. May mga indikasyon din daw na hindi galing sa slaughterhouse ang karne, kaya itinuturing itong hot meat. Walang tatak ng inspeksyon, walang kasamang meat inspection certificate at napakadumi ng baboy. So hindi talaga galing sa isang lehitimo na katayan. Ilang linggo na raw minamanmanan ng QC Vet ang pwesto matapos makatanggap ng reklamo. Ang sumbong sa kanya, nagkakatay bahay yan. Sa likod ng meron siyang lote dito sa Bagong Silangan kung saan siya nagkakatay. At dito niya dinadala yung kinakatay niya. Pagka the ordinary days ay two heads ng baboy. Pagka Sabado-Linggo, nakaka-4. Paliwanag na nagtitinda, 3 buwan pa lang siya nagbebenta ng baboy at hinahango lang niya ito sa palengke. Wala akong sapat na kaalaman doon sa sinasabi niyo. Ang akin lang, kung yun yung requirements, pwede naman po yun. Hihingi po ako sa kanya. Paalala ng mga otoridad, delikado sa kalusugan ng consumer na makakain ng hot meat. Madalas daw na dumarami ang illegal na nagkakatay ng baboy tuwing magpapasko dahil sa taas ng demand. Food poisoning, sasakitan tiyan mo, magtatay ka, nakakamatay pa. Kapag bibili ng karne, lagi nilang titignan yung inspection certificate kung ito ba'y nanggaling sa lehitimong katayan. Maharap ang tindero sa mga reklamong paglabag sa Quezon City Veterinary Code at Meat Inspection Code of the Philippines. Samantala, Ivan, isa pa sa mga paalala ng mga otoridad ay magduda na raw talaga yung mga mamimili kapag wala silang nakita na meat inspection certificate dun sa mga pwesto, lalo na sa mga palengke, dahil posible daw na hindi dumaan sa tamang proseso ng inspeksyon yung ibinebentang karning baboy. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.